magbabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawan ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Yes, magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Siyempre, laging maganda ang ating gabi sa pamamagitan po ng ating programang Dear Ate Juday. Ayan, una dikit sa lahat po. Ang ating masasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya, sa panibagong araw na naman po ng ating talakayan. Naba, syempre, lagi tayong excited para po sa ating programang Dear Ate Juday. Ako po syempre ang inyong lingkod, ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Kaya tayo na mga kaibigan, tayo na po mga kapatid. Magsama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Syempre, dito naman po sa ating programang Dear Ate Juday, of course. Makakasama po natin ang ating resident coach na si Coach Veronica Mendoza Padua because araw niya ho today. Yan, di ba? Siyempre, Friday ho, ano, nakakasama natin lagi si Coach Veronica or si Coach V. Ayan. Para ho sa kanyang mga tagapakinig dito po sa ating programa. Siyempre, marami tayong ihatid pa rin sa inyo na talakayan, mga kaibigan. Tungkol sa relasyon, tungkol sa buhay-buhay, ayan. Kaya ang ating batuloy na paanyaya, samahan nyo kami. O maglagi, no, tuwing gabi, especially ngayon dahil medyo relax na relax tayo, I'm sure. Bagamat naging aminin natin, medyo stressful ang ating week, di ba? Oo, pero awa tulong po ng Diyos tayo po looking forward always sa bagong umaga na ihatid o ipaparanas po sa atin ng ating Panginoon. At dahil dyan mga kaibigan, syempre mamaya na mo yung ating shout out dito sa ating programa. Syempre lagi namang may ganun, di ba? Oo. Nakonbo muna natin ang ating segment na nasusulat. Paglilipang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan at sa gayon ang karunungan sa taong nag-uunawa. Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan at sa gayon ang karunungan sa taong nag-uunawa. Kawikaan 10:23. Medyo mga kaibigan, ang ating pong segment na nasusulat, ayan, sana po ay nagbibigay inspirasyon po ang nasabing segment, ano, para po sa atin, hindi lamang para sa pagpapatuloy o paninimula po, pagsisimula ng ating programa gabi-gabi, kundi magbibigay lakas at inspirasyon din po ito para po sa ating patuloy, ayan, na pakikibaka sa buhay, sa tulong at awa po ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, it's Friday! TGIF, thank God it's Friday and thank God for every day. Nice nating batiin ng good evening, siyempre, ang ating mga angels. Kayo po mga kaibigan, ano? Kaya kung meron kayong mga gustong ipa-shout out, gustong ipabati, kung may birthday or anniversary or simpleng happy or good evening, di ba? Ipadala niyo po yan sa atin, yung ating sa pamamagitan po ng Facebook page ng DWRC kung saan live po tayo ngayon sa mga oras na ito. At syempre kasama po yung ating YouTube channel ng DWRC.
Z. Ayan, ha? Oo, ilagay nyo lang po doon. Siyempre, unahin nyo na i-love nyo at saka i-share nyo na. Tapos saka na kayo mag-comment. Sabi ka niya. O bahala kayo. Basta meron tayong may share. Ayan. Sa ating mga kababayan, ano? Sa mga gustong magkaroon ng positibong pananaw. Ayan. Gusto ko naman nun. Ayoko naman ng negative. Ayaw naman natin ng negative, diba? O sabi nga natin eh, ano mong nega mo? Nakakalungkot pagka ganun din kasi, no? Parang nawawala ng pag-asa o wala pong pag-asa ba talaga? Ayan. Dahil sa ating matiin ng good evening. Ayan. Siyempre, sa pamamagitan po ng ating programa, ang ating mga dear listeners, ang ating mga nanonood sa ating Facebook page. Ayan, si Ma'am Tizen Roman, of course. Hello, Ma'am Tizen. Yes, good PM. Ayan, ng Urani, Bataan. Salamat po. Ingat po kayo, Ma'am, ha? At sa iba pa nating mga tagapakinig, tagapanood dito sa ating programang Dear Ate Juday. Si Kuya June Carlos. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Kuya June. At syempre, itong ating mga iba't ibang team. Syempre, makakalimutan ba natin yan? Yan po ang kasama natin gabi-gabi, no? Si Ma'am Tizen, of course, si Kuya June Bringula, ayan, si Kuya Nelson Malinaw ng and family ng Virginia, USA. Kasama po si Ma'am Ning Abseri de Leon na ngayon po ay nandyan pa sa Hawaii. Pero sila po ay taga-Paranaque. Medyo nagbabakasyon si Ma'am Ning. Sana all. Ingat kayo, Ma'am Ning, ha? Ayan, at real time na sana kayo ay makapanood at makapag-monitor dito po sa ating programa kapag bumalik na kayo dito sa Pilipinas. Ayan. Salamat po. At syempre, sa ating timbahay, present, kasama po, salamat din, ano, sa ating kasama sa timbahay, sina Anthony Lorena, of course, ang aking ex-BF, at yung aming pong Unika Iha, si Judy Antoinette Lorino, ang siya pong aking ano tawag doon? Technical team, pero nag-iisa lang siya. One woman technical team. Ayan. Salamat po sa Diyos. Team Amado, syempre, nandyan din ang Team Bulacan, aba, of course. Oo, sina tingnan, nakakalimutan mo pag Team Bulacan. Hindi, hindi ko nakakalimutan yung dalawa o sino. Next Espiritu at ang ating patrol number 11 na Tina Nalasco. Team Bulacan din, sina Mesa Alinyo Dayon-Dayon, o diba? At ang ating pinakabatang viewer dito sa ating programa na si Boss Zach Dayon-Dayon. O, diba? Ayan ang ating Team Bulacan. Team Bulacan din si Angelo Redaha. Tama ba ako? Oo, ng Malolos sa Bulacan. Ayan. Oh, sino pa? Team Baste! Siyempre! Ayan ang ating mga kaklase mula dyan sa San Sebastian College. Last year lang. Joke lang. Yung aming batch. Ayan. Yung aming Team Baste. Ayan. AB Mascom. Few years back. Ayan. Ayaw pa sabihin talaga eh, no? Para hindi magbilang natin ang tagapakinig. Oo. Siyempre, ang ating Team Rizal High, lalo na ngayong gabi. Because, makakasama po natin, siyempre, ang ating Coach V, si Coach Veronica Mendoza Padua. Ayan, nice din natin batiin, ano? Alam kong nakamonitor at nakasubaybay lagi, ano? Sa ating programa, ang ating pong Vice President for Sales and Marketing, si Sir Marvin. Ayun, Sir Marvin Estigo. Hello, Sir Marvin. Yan, di pa kami nagkita ngayong linggo. Baka next week. Oh, busy-busy yan talaga eh, no? Ayan. Si, of course, si Sir Cholo Baviera, ang aming pong isa sa mga bossing din, ano? Ingat po kayo, Sir Cholo, ha? Ayan, si Ma'am Buena. Ayan, Ma'am Buena. Ruena Cabe Ballesteros. Ayan. Ballesteros family,
from Baras Rizal. Good evening, Ate Juday. Good evening po sa inyo. Ingat po kayo. Salamat po, Mamuena. Uy, syempre naman, pak na pak, ang ating Luna family mula sa Marikina City. Of course. Ayan, ingat kayo sa panguna po yan ni Joanna Luna. Ayan. Ingat kayo, Wani. Si Joanna po yung ating nakakasama tuwing umaga, no? Sa ating balitaan. Ayan. Bago pero iba ang dating. Diba naman? Ayan. Thank you, Wani. Si Kuya Jun. Hello, Kuya Jun. Ayan. Salamat sa inyong pagsubaybay, ha. Huwag kayong bibitaw. Sama-sama tayo hanggang, of course, mamayang alas 10 ng gabi. Alright, dahil ngayon ay Friday, nais ko munang batiin ng happy happy birthday ang isa po sa ating loves din. Ito yung mga sinasabi nating mga kaibigan natin na bagamat hindi natin nakikita madalas, pero alam nating nandyan sila, di ba? Para sumubaybay sa atin, para iparamdam ang pagmamahal sa atin. Eh. Happy, happy birthday sa ating DJ Casey Copengo. Ayan. Happy birthday sa iyo, Case. Ayan. Nako, at wish ko ay long life, maging ligtas palagi, ano? Ang ikaw kasama ang iyong buong pamilya. Ayan. Kamusta na rin kay Chet? Oh, ayan, di ba? Oh. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa mga nagsiselebrate ng kanilang whatever na isiselebrate po natin. Mansary, weeksary, anniversary, ayan. E di, go tayo dyan. Oo, yung lahat po ng gusto nating i-celebrate sa awat tulong ng Diyos ang ating milestone, promotion, successful project, etc., etc. Basta po tayo'y masaya at tayo po'y blessed. Lagi pong salamat po sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Uy! Alan John Constantino Ibanez is watching. Sino siya? Joke! Thank you, Alan! Salamat ha sa iyong panonood at suporta. Isa po yan sa ating magagaling na social media writer. Siyempre, go tayo sa newsroom. Oo, tayo ay team happy. Ayan. So tuloy tayo mga kaibigan, tuloy-tuloy na po ang ating programa. Okay na ba si Coach? Okay na. Ayan. So, punta na tayo sa ating segment na Dear Ate Juday. One, two, diba? Three. Siyempre, ayan na po ang mukha ng ating coach ngayong gabi. Because it's Friday, pamba-relax. Tawagan na natin via Zoom ang ating pong Coach V, Coach Veronica Mendoza Padua. Coach, good evening! Hi, Coach! Hala! Hello! Hi! Kapapasok ko lang! Oo nga, parang mahina pa yung audio mo, Coach. Oo nga eh. Like, nasa waiting room ako kanina. So, ayan. Oh, okay. Ngayon lang yung pungig. Oo. Kasi isang device ang gamit natin. Pero okay lang na Okay, hello sa inyong lahat. Bati muna tayo, Ate Juday, kasi yes, of course. Go ahead. Kamusta ka muna ngayon, Coach? Because it's Friday. Alam kong day off na natin bukas. TGIF. TGIF. Thank God it's Friday and thank God for every day. Kamusta ka naman, Coach? As always, laging okay tayo, no? Siyempre, Ate Juday, si Rowena Cabe Ballesteros. Ayan. Laging looking forward si Rowena dito sa ating programa. Parang na siya. Thank you po sa inyo. Na siya ng top badge award. Diba? Oo. Kasama yun sa ating mga angels talaga, no? Na nakakasama natin. Actually, nanonood siya, Coach, ha? Kahit hindi ikaw yung ating ating nakakasama gabi-gabi. Ayan, salamat po sa inyo. Salamat po talaga. Charisma kanina, si Rachel Nisda, may kinukonsol sa akin itong batang ito eh. Pero ngayon nakikinig siya. Happy birthday kay Shala Agonoy. Ayan. Happy birthday siya kahapon. Mm-hmm. So,
Jedi. So, tuloy na natin yung pinag-uusapan natin last time, ano? Sa ito, basta ang pinatatandaan ng ating mga viewers at listeners, ang pinaka-na-stress natin point doon, whenever you deal with problems with in-laws and you want to settle something, you have to do it as a couple. Okay? Right. United kayo at solid kayong mag-asawa. Dapat isa lang kayo ng stand. I mean, talk it over bago kayo humarap, di ba? Isang paninindigan. Oo, tama. Okay? And then, may natandaan si Wena, sabi niya, Coach, nagkasampi yung Oreo approach in giving criticisms, no? Or in saying something positive, negative with positive, and then end with a positive, end in a positive note. Ayan, natandaan yan. So, ngayon, on to the next tips, no? Sa mga iba pang tips on how to deal with in-laws, okay? Yes. Uh-oh. At Juday, yung do not try to remake yourself to fit the mold, no? They want you in. Natatandaan mo ba? Ito yung iniwan natin na tip last time, okay? Mm-hmm. Because you are your own person. You have your own personality. Yes. And you have to be true to yourself also, di ba? Mm-hmm. Sabi natin, kung ikaw ay top executive, no? Pero anya, nasa top management. I mean, you're like the CEO of a company. And dami kasing babae ganyan. Sobrang dami na pala na-realize natin na big companies, ang CEO ay mga kababaihan, no? Kung ganun ang mode niya, hindi mo siya ma-expect na mag-bake all the time, mag-luto all the time. Pero, sometimes, no? Pero kung hindi siya talaga homemaker, siguro that balance, hihintang, ano, syempre, dapat marunong din, gumagawa din, but not all the time because of the nature of our job. Okay? Mm-hmm. So, kung mga Martha Stewart, yung talagang mahilig magburta, mahilig manahe, diba? Ganun naman, masarap magluto. Ganun naman yung kanilang hold. Okay? So, respect one's individuality. And yes. During our last live at the dive, may comment, masyado na pa na meron yung in-laws niya, no? Pero may ganun ako nabasa yung comment later na dun sa ating FB. Talagang yan ang madalas nagiging problema ng ating mga may bahay, no? Baka naman coach sabi niya baka naman hindi pa kay Lamera, baka concern lang. Yes, di ba? Oo. Dapat differentiated yun. And kung talagang ito nababother ka na, kagaya na sinabi natin, pwede naman kausapin, pero dapat solid kayo at united talaga ang mag-asawa. Yes. Pinaka-importante ito, eh, no? So, always make adjustments. Yun ang gusto nating sabihin, ano? Always do reality check. Kasi sabi ko nga minsan, mukha lang akong super woman, pero hindi, no? Kasi super woman, and we have our own limitations. Yes. So, kahit tao lang tayo. Sabi nila, di ba, coach? Tao lang naman ako, nagmahal, naging marupok. Di ba? Ganun din. Robot, no? Robot kailangan pagpahinga din, right? So, meron din tayong kailangan din natin mag-recharge ng energy. Hindi pwedeng ma-drain ng ating energy, ano? Kaya nga, minsan, sasabi ko nga rin ito sa aking kapya at sa aking anak. Meron lang din limitasyon ng aking katawang lupa. Ano tawag, natawa ako doon sa katawang lupa, coach. Tama ka doon sa mga biruan natin, di ba? Pero totoo yun. Sabi niya, pagod na ang katawang lupa ko. Gustuhin ko man, pero hindi na kaya ng katawang lupa ko. Yes, oo. Para bang... Diba? Oo. Kasi find natin, gusto pa natin, pero... Siyempre, maraming na tayong limitation. For example, yung age, no? Age is with your backdoor. Kahit anong sabihin mo,
may mga times na yung buto-buto mo ay hindi na kasing flexible nung bata-bata pa, right? Ang buto mo ay hindi na kasing linaw dati. Nahihirapan na rin akong kahit sa magbasa ngayon. Of course, these are part of aging. These are part of parang growing old, no? And these are realities in life that we have to contend and we have to deal with, no? Hindi naman natin pwedeng iset aside doon, no? Kaya habang nag-edad, di ba, dumadami yung top na ininom natin at nagiging maingat tayo sa ating pagkain. So, yun nga yun, nalimit ang ating entities. So, hindi ka superwoman. Gawin mo yung mga bagay na kaya mong gawin sa abot ng makakaya mo. Ibang bagay na pwedeng kagaya nung minsan kung kayang gawin ng iba, no? Pagtulungan. Pagtulungan. Yun ang key doon. As a family, you should be helping other people. Of course, oo. Parang ano tawag dito? Challenge ko yan. Kasi ang anak ko ay isang lalaki at syempre ako lang ang babae. Eh. Syempre pag sa ating community. Always the queen? Oo. Masarap naman kasi rin ang reyna ka. Oo. Pero reyna ka rin ng opina. Reyna ka rin ng paglilinis ng banyo. Well. Appointment. Reyna ka sa kusina, sa ano ba, sa paglilinis, sa paglalaba, pagka-plancha. Okay? So, reyna ng mga household chores. Oh, hindi pa natanggapin naman natin talaga yung coach eh. Kasi wala namang problema dun eh. If you're doing it for your family, di ba? You do it for, with the happiness. When you do it with love. Love and with joy. Yes. Sobrang napapagod. No? Pero syempre, kailangan mo rin talagang ipahinga yung katawan mo. Kasi, naman, totoo yan. Diba? Kailangan mag-recharge ka din. Nasabi rin yata natin na pag medyo tempted ka magsalita o mag-fight back or mag-answer back at magsalita ng mga cuss words or bad words at the height of your anger, no? You just want to blurt out or gusto mo lang sabihin talaga yun. Bilang ka, pag kanya sinabi natin, bilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kahit hanggang 10 lang, mag-cool off ka. Tagatin mo yung dita mo kung kinakailangan. Kasi hindi natin as much as possible dinidisrespect, no? Yung ating, syempre magulang yan ng asawa mo, magulang ko na yan, right? So hanggat kaya mo magtipi, sukdo lang tagatin mo yung dila mo para mo tatabi ko say something that he would regret later, diba? Pull off lang at tahimik, parang palipas ka ng ilang segundo, minuto, para yung anger ay bumaba. Bumaba din, tama. Oo. Kasi pagkagalit, ang dami mo nga talagang masasabi, coach, ano, na hindi maganda because nadadala ka ng emosyon mo lalo na, no? Kasi galit ka. Yeah, minsan nga tayo magkasawa pag umuwi ng dito. Sinabato ng kita, ng paso. Okay. Grabe. Oo. Late na, magandang araw at nakainom, di ba? May mga pinis ka ng babato ng pinggan, ng baso. Chinelas. Parating mo lang ha, may chinelas sa bahay, yun ang kukunin, binato, may kakalala akong ganyan. Wala na akong nagawa, nakita ko. Nagulat ka na rin eh, no? Di ba? Oo, may mga asawa, umiilag ka rin kayo. Lalo na pag menso, pero as premature naman, nababawasan ng mga gano'n, di ba? Siyempre, pagbata ka pa, you want to enjoy life, di ba? Pero when you get older, pwede rin mamellow na rin naman. Oo, diba? Tama, nagmimellow, correct. Mas gusto ko yung term na yan, coach. Nagmimellow ka na. Yung parang, hindi na issue sa lahat eh. Parang you're choosing your own battles na eh. Hindi na yung, pag may sinabi sa ganito, ay, kumaka-react naman to. Exactly. At some point in time, coach, may marirealize mo rin yung ganyan, ano? Darating sa punto na ganyan. Oo. May ganyang pagkakataon talaga. Yes, you now know that there's limit to your energy, no? And that there are battles which are useless, pointless, no? You might win the battle but not the war. Okay? Lahat talaga sa gera, kahit saan mo tignan, walang panalo.
Totoo. Papakal dun sa napanggit natin yung Russia at Ukraine. Yes, anong tama. Kunwari, nanalo yung isang country over the other. It's not really a win because look how destroyed that country is, no? Kung gaano ka-devastated. And the people, no? Talagang antas ng parang trauma and all. And people are dying, no? People are dying. Those who will survive will we carry the trauma with them, lalo na sa mga bata for the rest of their life. It's more mm-hmm. lalo sa mga bata. So, well, when nanalo ba? I don't think there's a winner. Sa gera talaga, kahit anong klaseng gera, wala talagang panalo sa ano. Correct, oo. Talagang lahat ng disadvantage nandyan. Kaya nga, wala namang may gusto talaga ng ganun eh. Kaya, bagamat talagang nangyayari, merong gustong ipaabot din sa atin, ano. Hindi pa natin maiintindihan, lalo na dun sa Russia and Ukraine, no, na nagaganap ngayon, na sana nga eh, kasama rin naman tayo sa pagdarasal. Gusto yun lang yung ating ma-i-offer. Kahit yun lang yung ating ma-i-offer, pero malaking bagay, napakalaking bagay nun. Because walang nakakaalam ng lahat ng mga mangyayari, kundi yung ating Panginoong Diyos lang, di ba? Whatever battles to settle, they're smaller. Eh. Talagang pag-war yan. Talagang walang panalo. Kaya hanggat maaari, do not go there. Sinalaging sinasabi that you can fix it. You can do something about it bago lumalayan. Do it. By all means, lahat ng kaya mong going to go before it became it becomes a full-blown part. Kasi everything starts with circles, with small things, with circles, diba? Tapos, kung ang isip mo ay puro negative, lahat na nakikita mong ginagawa, whether both sides, ikaw bilang wife and mother and dog, kung parehong negative ang pasa nyo sa mga actions ng bawat isa, and you do not make any move to sit down and talk about it, at nauwi nga siya sa ganyan, lumaki pa siya, it's going to be ugly. So better yet, either you keep your silence, no? Kung kaya mo magpasensya, or talk it out kung kaya that's not ignore issue, right? So with that, we also say na we have to look at our own behavior, okay? Baka naman iba ang arrive mo sa yung mother-in-law, no? Baka sobrang tapang lang dating po, sobrang masyadong, how they say that, arrogant ang dating, no? Intimidating, di ba? Yes. Your personality, no? Baka, ganun na lang talaga. Oo, coach, minsan may ganun eh. Ako maraming pagkakataon yan na na-experience ko din na not just, hindi ako intimidating, pero sa tingin siguro ng iba, yung experience ko din sa iba na akala ko intimidating to, may ganun eh. Yeah, diba? Alam mo ba nung una kitang, ayan, sinabi ko na, nung una kitang nakita, kasi hindi mo siya, ganyan-ganyan siya eh, makarachiba talaga yung friend ko niya eh. Si, ang coach po natin, eh matagal ko nang kakilala, isang dekada na yata tayong magkaibigan halos sa coach, ano? Kaya pagka once in a while, bago even before itong ating programa, nagkakamustahan, ganyan, di ba? Oo. Eh, parang ang tingin ko sa iyo eh, hindi na tayo lalayo sa iyo na lang. Sabi ko, parang ang ano naman ito? Di ba yung ganon? Ang suplada naman nito? Tapos makakamusap mo, ay, ganito magsalita? Excuse me nga, ganon? Pero, eh, yun naman ay, minsan, umuhus ka tayo, no? Na nababatay sa nakikita natin. Because, yun talaga yung nakikita natin. Pero, yun yung first, ano lang eh, first impression eh. Sabi nila, first impression, last, parang, hindi totoo yun sa akin. Kasi, pagka talagang nakilala mo na yung tao, alam mo yun, coach, no? Well, siya ho ay kumari ko din, ano, inanak ko yung kanyang anak. Ako pa yung kasama ko dun sa entourage nung iyong kasal. Remember? Remember talaga. O di ba? Para maging bahagi ka ng ganong moment sa buhay niya. Ibang klase na yun eh. Bagamat hindi kami madalas magkita. In example ko, yan, ko lang yun, coach, di ba? Na pag nakausap mo naman, ikaw, sa sarili ko, nakausap kita.
Hindi naman pala. Diba? Eh, mabait naman din pala. You're not the one addict to die. You see a lot of people, a lot of friends, acquaintances, could say that to me. Ang daming sabi, mama ka na magdadada ka. Parang hindi ka ma-reach. Pero, ang down for earth ka pala, mag-break ka pala. Oo, so, diba? Hindi lang sa akin nanggaling. Nanggaling sa ibang tao. Because, yun yung una talagang makikita mo eh. Diba? Na parang, ano ba to? Naalala mo yun. That's cool, yun nga. Tama ka doon. Sa unang tingin. So, sa unang tingin. First and last, if that was the first and last time you've seen the person. Tama. Right. First and totoo. See the person again. Uh-oh. So what impression na nakuha mo when you saw her and met her for the first time and probably the last time, in the next day sa mind mo. But if you can't meet the person, no, it's not true. Unless talagang you're very consistent na talagang ganun ka pala. Eh, we have not changed naman ever since, no? So, for the better. No? Of course. We are allowed to change. We can only change for the better. Pero we cannot always... Ika pwede tawag dito, mag-step back or parang bumalik dito sa dati. But you can only move forward and do the things better. Tama. Tama yun. Coach! Oo. Pigilan lang muna kita ha because alam mo na may konting break lang tayo. May konting paalala mula sa ating istasyon DWIZ 88. Pero dyan ka lang coach ha. Babalikan kita. Nais lang nating batiin ng happy viewing. Ayan, si Ariam Garcia Sancho. Ayan, isa po yan sa aming mga masisipag na news writers. Ayan. Thank you Ariam. Kasama yung kanyang boyfriend na nanonood. Oh, di ba? Siyempre, baka magre-ready na sila into leveling up. Nangunguna daw ako, Ariam and Allen, of course. Ayan. Thank you sa inyo, ha, sa inyong panonood at pagsuporta dito sa ating programa. Sa inyo rin, mga kaibigan, kaya huwag ko kayong aalis dyan dahil marami pa tayong pag-uusapan dun sa mga nagre-ready. Parang nakikita ko kasi dito, coach, yung ano eh, yung ilan sa mga pwedeng mag-ready na para magkakaroon ng kanilang in-laws. Hala? Oo. Parents, not ever ignore or neglect the importance of that. It comes in stages. Yung meeting the parents in stages, may initial stage siya hanggang sa huli, makilala mo na huwag yung... Yes, ayan. Parang magulang or kung sino man na pakakasalan mo na first time ma-meet. Sige. Teka. Babalikan natin yan, ha? Kasi baka mapahaba na naman tayo ng kwentuhan, coach. Mawawala na tayo ng break. Magagalit na si engineer. Ayan, babalik mo. Hindi ka na ating programang Dear Ate Juday. Makalipas lamang po ng ilang paalala. Dear Ate Juday. Ate Juday. Balik tayo mga kaibigan sa ating pong programang Dear Ate Juday ngayong Friday night. At syempre bago natin balikan si Coach Veronica Mendoza Padua, nais nating batiin din. Ay, oo, ng happy viewing. Ayan, happy monitoring via the Facebook page of DWIZ. Ang Doktor ng Bayan, Dr. Ray Salinel. Doc Ray, thank you. Ayan, kamusta ko kayo, Doc Ray? Busy rin si Doc, ano, sa pag-assist at pagbibigay ng assistance, ano, sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagpapabakuna. Ayan. Batiin na rin natin ng advance happy birthday. Pero sa March 24 pa. Hala, in-announce ko na, Doc. Ayan. Happy, advance happy birthday sa'yo, Doc, ha?
And please always take care of Mama Bell. Ayan, ingat po kayo. Thank you, Doc. Balikan natin si Coach Veronica Mendoza Padua. Coach, good evening ulit. Hey, good evening ulit. Ayan, oo. Ayan, medyo okay na yung, mas okay yan ngayong okay sound. Okay yung audio. Oo nga, nasa oo, head. Although kanina naman, oo. Okay, pero medyo mahina lang ng kakunti. Ayan. Yes. Pinati ko, Coach, oo. Si Doc Ray Salinel. Of course, alam kong familiar ka dyan. Doktor ng bayan yan eh. Isa yes. Sa ating mga viewer. At madalas din po nating nakakasama at nakakapanayam yan, ano, sa ating mga programa dyan sa DWIC. Siyempre, is an expert. Importante ng mga doctors ngayon, yes, right? Lalo na ngayon sa pagkakataong ito. Mm-hmm. Tama. So, Ate Joday, balikan right. Natin. Sinabi ko last time na yung sabi natin, if you need balikan to... Balikan natin si in-laws. You need to control your anger, no? Remember kasi, Ate Joday, hindi natin pwedeng saklawan yung feelings, emotions ng ibang tao, pati iniisip nila, but you can always control your own reactions. How you react would actually determine kung paano tatakbo ang inyong relationship as a daughter-in-law, mother-in-law. Okay? So, yung reaction mo is really very important. So, pag may trigger and you feel like you're getting angry, no? Ayun, ang advice natin is to cool down, cool off for a while, magpalamig, no? Mag-antay ng ilang minuto bago magsalita. Para yung sasabihin mo ay nanggaling na at it's based on sound reasons, no? At hindi mo pagsisisihan later on. Nakaka-filter ka na kasi noon. Na-filter mo na 'yung mga sasabihin mo. Naiisip mo na yung mga reasonable ka na, in other words, no? When you speak up, when you cool off, cool down for a while, no? Magpalamig muna, okay? And then, syempre, mahal tayo ng magulang natin, di ba? So, given na yun eh. Alam na natin yun. In theory, ideally, dapat ang in-laws natin, mahal din tayo, being also, there, parang, isa na rin tayong anak, 'di ba? Anak na rin dapat ang turing sa atin. That is in theory and it's ideal. That's the ideal setup. Ganun dapat. But no. Sometimes it's not automatic. Mm-hmm. Sa parating ganun. Though you want it, no? In the same way that in-laws would want to be treated like parents na rin, no? Just like your own parents. Coach, it's not automatic. Isingit ko lang. Kasi 'di ba minsan hindi naman 'yan na agad-agad maganda na 'yung relasyon niyo eh, 'di ba? Kasi sa pamilya, even before boyfriend girlfriend kayo, papakilala ka, 'di ba? Hindi merong iba na gusto agad, 'di ba? Nagbibiro pa minsan, okay na ako magkakaapo lalo na when you're on marrying age na, no? Pero 'yung iba ay dead ma, pero eventually pag naging bahagi ka na ng pamilya nila, doon ka na mas, syempre mas makikilala nyo ng isa't isa, malalaman mo na yung ugali, lalo na kung nakatira muna sa isang bahay. Oh. Kasi eventually, na parang, ay, mararamdaman mo mas mahal pala ako nito kumpara sa anak niya, ng aking. Yes. That is possible, no? That is possible, depending on sa bata ko. Basta we want to stress the fact that loving you is ideal and could be, you know? Pero sabi ko nga, it's not automatic, no? You really have to earn it and you both have to earn that love and respect, no? Talagang hard work pa rin yun to win the hearts of the people, especially your in-laws, no? Because, you know why? Iba-iba tayo ng kulturang pinagmulan. Kahit ang family, no, may kanya-kanyang culture. Correct. Isa lang, ayoko lang kasi yung ibang families na very, para bang, anong tawag dito, racist? Racist bang maituturing yan? Kasi yung iba kasi, like, they judge the person according to the province they come from. Diba? Oh. May ganun tayo eh. Kunwari, yung mga ano, kuripot yan. Naku, yung mga ano, naku. Ay, naku, wala kayong pake. Kuripot. Yung salita eh, alam ko na, Ilocano. ayoko sa kanya kasi galing yan sa ano. Naku, Bisaya yan. Ganyan. Naku, oh. We have...
di ba may nagiging judgmental tayo, right? Oo. Never knowing. Hindi never natin knowing, yan, coach, di ba? Ugali natin yan. Yun, pero tinatanggal natin yon kasi hindi naman lahat ng galing sa province na yon ay ganon. It's not anymore really generally true, no? Kasi nagbabago din naman ang kultura natin, di ba? Nag-evolve din naman tayo, no? Marami yung kilalang Ilocano magastos. Diba? Sabi nila, Corifot, pero maraming generous na Ilocano din, right? Correct. And then, sabi nila, Kapampangan, somebody said, mga dugong aso or something. Probably because during the history, diba? Nung Spaniards pa and all. Yun yung reference natin history. But then again, you see a lot of them as being loyal, right? Of course. Oo. So, minsan kasi pero may ganun talaga. Pero yung tatak ng mga Kapampangan talaga, coach, ano, may hobby is from Pampanga. And of course, ikaw din, di ba? Oo. I would have to say that. Generally, no, marami naman. Although meron ding hindi marunong magluto. Pero siguro naging tat nga. Pero yun nga yung sinasabi natin na let's not generalize. No? Kasi ganun yung impression na, no? So yun yung sinasabi natin, iba-ibang kultura yung pinagmulan natin. That's why, babalik naman tayo sa dating. Dapat alamin niya talaga yan. Itanong niyo yan, di ba? Tignan niyo yung ano din. Kaya nga may meet the parents, eh. Works both ways, no? You're meeting the parents, you're observing the dynamics, the family dynamics, and they are also observing you. So make the most of it. Make the most of it, okay? Huwag nating isipin na they are better or worse than our own families. Let's just say that they are different. Let's not compare. Huwag tayong mag-compare na mas okay kami kaysa sa kanila or mas worse yata kami sa kanila. No, there's no such thing. Or yung lahi namin, yung dugo namin, yung pinagmula namin, no such thing. Nobody's better or worse, only different. You come from different background. Kaya you just need to respect each other, right? Tama yan, coach. I agree. Strongly agree. Mm-mm. And then you have to see also things using their own lens also. Sa lente rin nila, tignan mo rin. They always, from their, point of view naman, ano? Yes. Diba? Huwag tapos sobrang limited ng views natin. Example, mga Bicolano, napansin ko mahilig uminom. Kasi nandun sila sa place na maraming, I don't know, nyog, di ba? Oo, nambano. Saka mahilig sa maanghang. Di ba may ganun pa? Pagka, Bicolano ka ba? Ang hilig mo sa maanghang. Ganun yung madalas na impression sa akin, eh. Yung simpleng ano lang, ha? Mga usap-usap, ganun. Oo, kaya pala yun. Because of their place. Madami kasi sila nun sa place nala, yung mga nyog dyan. So, maraming lambanog. And then, maraming sili. So, that's the reason why mahilig sila sa ganon. Because abundant yun sa kanila. So, yun yung sinasabi natin, always be broad-minded. Huwag kang magkaroon ng limited view. Example din, ito. Bakit ang asawa mo mahilig sa baka? Diba? May ganon, mahilig sa baka. Ikaw ay konti na lang vegan ka na or vegetarian ka na. You don't eat meat. Konti na lang, no? Konti na lang papunta ka na doon. Pag pupunta kayo sa bahay ng in-laws mo, naiinis ka kasi ang puro hinahain, kalderetang baka, ginataang baka, sinigang sa bayabas na baka, barbecue, no? Roast, pot roast, puro ganun lang kahain. Whereas you're vegetarian, okay? Siyempre, naiinis ka. Pero, it's only because probably the mother-in-law would want to satiate, no? Or would want to satisfy the cravings of the son. Dahil mahilig nga sila sa baka, ikaw naman mahilig ka sa gulay. So, baka nag-jeta sa baka yung anak. Kaya pag bibisita, puro ganun yung handa, no? Ikaw naman yung favorite. Yung favorite talaga, coach, no? Oo, tapos wala namang favorite. Ma-share ko lang din. Saglit lang. Pagka umuwi kami ng Pampanga, dyan sa mga benang ko sa
Makabebe Pambanga, no? Ay, shout out muna sa aking Benan, si Mama Linda at si Apo Tatay, Larino family, no? Antonio Larino. Incidentally pala, Coach, masingit ko lang, no? Makamakalimutan ko. Birthday ng aking father-in-law sa Monday. So, babatiin din natin siya ulit. Happy birthday po. Pagkang umuwi kami, alam na nila yung gusto namin, yung, alam mo, yung gulay, inihaw. Oo, yung basta yung meron siyang ginagawang ano ba tawag doon? Basta yung may corn, Coach, hindi ko alam kung alam mo. May corn siya, tapos may hipon. Alam mo naman, basta seafoods doon, fresh na fresh, and even yung kanilang mga, syempre, probinsya, no? Yung kanilang mga isda, ayan. Mayroon ting baboy, nag-iihaw, ganon, alimpo, ganyan. Pero more on na isda, bangus, tilapia, or hito, ganyan. Iyon yung naaalala. Tsaka meron siyang, basta may mga niluluto siya, asadong manok. Pero ano ha, nag-iba na rin ang taste niya. Kasi normally, nung bata pa ako, madalas yan, masarsa naman. Siguro ang asawa makaka-relate. Kaldereta pa, metado, menudo, leche flan, ube, tosino, my goodness. Yan yung mga kinalakihan ko pang pagkain pang handa. Gutom ako, Coach? Umbutid, oo nga, usapang pagkain na to, no? Eh kasi so, pagkain talaga, masarap ka Pampangan ang naisip mo eh. Magaling magluto, masarap. Bulacan, Kapampangan, yan kasi yung may history yan. Yes, may parang Cordero, I forgot the first name. Parang it talks about the history of food, no? Sa bawat region. And it's a nice kind of book. You would notice because of, kasama yan sa history, no? Part yan ng history natin yung food eh. So may ugat yan sa history. Kaya magagaling sila magluto or mahilig sila magluto. Anyway, so naiinis ka because you thought, sinasadya ng ano mo, ng in-laws mo. Ano ba yan? Alam naman nila, hindi ako mahilig sa baka at sa baboy. Yung pa yung iniain sa akin. Ganyan, ganyan. Never knowing na, syempre. Oo. Nainiisip din nila siguro yung anak nila kasi nga for a long time, hindi nakatikim because puro gulay. So, syempre, ikaw, kung malawak ang pangunawa mo, no? You would not feel that way. Instead, before kayo mag-visit sa house, kumain ka na ng napakaraming gulay. Para pagdating doon, hindi ka gutom. Adjust din pag may time, Coach. Sabi nila, di ba? What we're talking about. Yung ganyang klaseng battle, hindi yan dapat pinalalaki. No? Yung ganong klase na you feel bad because you feel, parang hindi nila ako pinapansin or bakit puro ganyan. Alam nila hindi ako makain. Ikaw nang gumawa ng adjustment, ano? Kainin mo na lahat ng gulay na gusto mo. So when you visit, you're not hungry and you're not craving for, and then siguro you could taste a slice of beef. Hindi naman masama 'yon pagbigyan mo. Tumikim ka. Anyway, yung asawa mo hindi mahilig sa gulay pero kinakain yung pagkain mo. Right? So he's making sacrifices too. You should make too. Ikaw din dapat. Ang tagal nagugulay ng asawa mo, hindi ka mahilig sa baka, baboy. Pagdating niya doon, let him eat, let him have his fill. Ikaw naman, you can just taste, no, a few slices. Para di rin naman masyadong ma-offend yung in-laws mo kasi pinaghanda kayo, right? So, always make adjustments. Ikaw na yung maging bigger person. Para din na sinasabi yan, di ba? Siguro paulit-ulit yung narinig sa akin. Always be the bigger person. Okay? Huwag tapin ang ganong mga bagay. And then, say something good kahit na labas sa ilong. Pag tinanong ka, masarap ba yung adobo? Eh, hindi ka nga masyadong kumain. Sabihin mo lang, ang lambot po ng meat. Okay? Uh-huh. You don't have to lie. You don't have to lie. I'm sure there's something good about the food. No? Even if, let's say, you don't like the food. Pero nakita mo, makulay siya. Ang daming ingredients. Ang dami po ingredients ng menudo nyo. You don't have to say masarap siya. Diba? If you don't feel like saying that. Pero nakita the mo. The fact may, lang na naiisip mo, Coach, at nasasabi mo sa isip mo nga na mukhang masarap siya. De okay na rin 'yun, 'di ba? Masarap. Oo. Now, if you're really not into it, may tao kasi talagang ganyan. Ayoko nga, hindi ako pwedeng magsinungaling. Hindi ka naman naglalie when you tell her
It's a very colorful food, ano? Ang ganda po ng presentation, may kompleto po ingredients niyo. Ganon, that's also a compliment. And you're not lying about it. Okay? Ayun. Parang pag-alami ko, pogi ba siya? Alam mo na, lumalawig na yung ating oras, no? Oo. Pwede nating ituloy pa yan sa Monday. Kasi magandang ano to eh. Plus, pwede na... Session pa tayo sa Monday. Dito. Baka pwede na nating isingit yung letter ano by Monday, coach, ano? Yeah, I also would like to. Kasi nakapag-discuss na tayo ng marami, maaaring mas mabigyan na natin siya ng maganda-gandang payo. Diba? Para makarelate siya dun sa kanyang bienan, sa kanyang mother-in-law. Ang ginagawa natin ngayon is, these are general tips applicable to everyone. Ngayon, yung case niya, the more details na nag-provide siya, the more we can address, no? Yes, yes. Pero, let's see, let's read the letter. Para we can... By Monday. Okay. So, coach, ayan. Guys, muna kitang pasalamatan. Thank you for your time. At ibinigay mo yung... Well, dapat nasa kasama mo yung family. Although alam ko yung mga kasama yung family mo, no? Pero ibig ko sabihin, imbis na may iba kang ginagawa, salamat sa pagbibigay ng oras mo, no? 3 times a week dito sa ating programa. Na programa mo na rin sa ating programa nga. So, nice kong bigay din sa iyo yung pagkakataon para ma-invite yung ating mga listeners, no? Sa maikling-maikling minuto na lang na pagkakataon, ano? Para kung gusto nilang makausap ka, may hingin silang payo sa'yo. Go ahead, coach. Yeah. Ano lang, Ate Joday, gusto ko lang pasalamatan yung listeners and viewers natin. First and foremost, no, for tuning in and for growing with us. Actually, sacrificing sa kanila to sleep late and tune in, ano, pero they're doing it for their growth too. No, they also would want to grow. Yes. Rotary Club, yes, of Ortigas, Pasig, ganyan. Sobrang dami. We were looking for members, no? So, may Instagram account ang Rotary Club of Pasig, Ortigas, Pasig. Check it out. May Facebook page din yan. We even have our own parang magazine, no? Na nire-release. If you're interested in joining us and in serving also, you may want to drop messages. May mga messages na pwede sila they can actually write messages dun sa Facebook. Mm-hmm. Send us messages kahit sa Instagram account so we can get in touch with you yan. And what else? Interchange. So, kahit through DWIZ and sa Facebook, yes. Dumadami na visitors ng Facebook page ko, Mars. Mm-hmm. Oo, yes. Ko, yung traffic, I mean, yung messages, tsaka yung mga posts ay dumadami rin. So, it only goes to show na a lot are interested, ano. And you can send me messages too sa Facebook. And I will try to answer your messages there. So, ayun lang Ate Jada. And may continuation pa nga siguro itong ating Kulos Terry. Thank you, coach. Happy weekend, ha? Yes, yes. And we'll see each other very soon, hopefully. Yeah. Yung anak ko pala, hello, Butchok, si Mamu, si Shobe, si Diane, yan, si Kuya Rainier, and everyone. Team Arches, hello sa inyong lahat. Hi, yes. Ayan, yes. Thank you, coach. Good night. Good night. See you. Yes. So, ayan po mga kaibigan, si Coach Veronica Mendoza Padua, ang ating resident coach for tonight. At syempre, punta na tayo sa ating segment na Gabay Natin. Balista sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At dyan na po nagtatapos ang Friday edition ng ating programang Dear Ate Juday.
Una tigit sa lahat ang ating pong pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataong ito, everyday, no, ng ating programa. Salamat po siyempre sa DWIZ 882 sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapaghatid ng ganitong serbisyo sa pamamagitan ng ating pong istasyon. Siyempre, sa ating mga coach, Coach Veronica Mendoza Padua, ang ating financial advisor, Andy Christine Bautista Ambrosio, and of course, ang ating financial coach na si Coach Jojo Echeverria. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa ating mga tigapakinig lagi, sa inyong lahat mga kaibigan, sa lahat po ng team namin. Ayan, salamat. Sa ating newsroom, kay Namara, kay Abby, kay Hyacinth, kay Abby pa na isa, kay Joanne, kay Ate Yas, and of course, kay Isha. Sa ating social media, si na Joanna, si Jam, si Kimmy, si Angelo, at si Jai. Siyempre sa ating technical si engineer Daniel Tenko, at mga sampo natin dyan sa transmitter site sa Ubando, Bulacan. Of course, Team Happy! Ang ating graphic artist na si Tet Alpe. Ayan ang aking timbahay, of course. No, at syempre, loobin mga kaibigan, magkakwentuhan po tayo muli sa Lunes para sa isa na namang edisyon ng Dear Ate Juday. Pero nais ko lamang palang i-plug, ano, starting Monday, pagsapit po ng alas 9 hanggang alas 9 ng gabi, bago po magsimula ang ating programang Dear Ate Juday, yan po ay bibigyan muna namin kayo ng mga updated. Ayan, syempre, fresh na fresh at mga malalaking balita po na ihahatid ng ating DWIZ News and Information Center. Yan po ay sa pamamagitan ng ating balitaan na tinatawag po nating news update. Ayan, mga kasama po natin dyan, si Rashid Loxin. Ayan, para po ibigay nga sa inyo yung mga malalaking balita bago magsimula ang mga malalaking iba pang impormasyon at balita po mula po dito sa ating programang Dear Ate Juday. Ayan, so because it's Saturday tomorrow, mga kaibigan, samahan niyo po ang inyong lingkod at si Governor Ovid Pagdanganan sa aming pong programang Ovid PCIZ, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Bukas po yan. At alas 6 hanggang alas 7 naman ng gabi, susunod agad, no, yung programang mag-usap tayo kasama po sina Monchet at Chris Laranyo. And of course, on Sunday, aba, syempre bagi po ng ating pagsasaya, pag-weekend, ano, oo, ano pa ba? Pambarelax po natin. Makikinig po tayo sa Showbiz sa IC. Kasama naman po si Jam Tarayo, alas 9 po hanggang alas 10 ng gabi. Ayan. So, talagang bye-bye time na, mga kaibigan. Enjoy the weekend. Enjoy the weekend bonding with your family. Enjoy your family this weekend. Ayan ha. Kahit nasan man ho kayo, importante ho magkakasama tayo at sa pangunguna at sa tulong at awa na rin po ng ating Panginoong Diyos. Ingat po tayong lahat, mga kaibigan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Judith Estra Delarino, ang ating ang inyong Dear Ate Juday. Hanggang sa Lunes po. Bye! Ingat po tayong lahat. Dear Ate Juday.